Arestado na ang tatlong suspect sa panggagahasa at pagpatay sa isang babae sa Kalumpit sa Bulacan. Ang isa sa kanila ay natukoy nang dumalaw pa sa burol ng biktima kaninang tanghali. Mula sa Bulacan, nakatutok live si Cesar Apolinario. Mel, sa ika-apat na araw ng burol ng biktima ng gang rape dito sa Kalumpit, Bulacan, ay tatlo agad ang nahuling hinihinalang mga suspect ng pulisya. How cruel people. Alas 6 ng gabi noong Miyerkules, ipos ang 26 na taong gulang na biktimang si Andrea Espiritu ang litratong ito bilang profile photo. Mismong ina ng biktima nag-alala na noon, kaya pinagbawalan daw niya ang anak, lalo't hilig na raw nitong mag-post ang lahat ng galaw nito sa Facebook. Ang suot ng biktima sa larawang ito ang dahilan kaya agad siyang nakilala nang matagpuan ang walang buhay niyang katawan sa isang liblib na lugar sa Barangay Sapang Bayan. Ayon sa paunang investigasyon ng pulisya, posibleng hinalay ng higit sa 2 ang dalaga. Base sa resulta ng otopsiya, hinalay ang biktima at pinagsasaksak ng screwdriver na aabot sa 20 beses. Yung pinadala ko kasi lalo pag kami nakita ko napakaraming tao dito. Nakita ko mga nagmamala sa akin sa amin. Anak ko yan. Yung sala rin. Magpakita siya sa akin. Wala siyang maririnig sa akin. Hindi ko sa sinusumpa. Ang Diyos, ang kaaway niya. Maniwala kayo sa akin. Ipakita niyo sa akin harap-harapan. Ayan po, i-camera ninyo na malaman ng tao. Ayan. Kagagaling ko lang po, di ko alam patay ang anak ko. Ayan o, na makamera, makita ng mundo kung sino ako. Kaninang tanghali, isang jeepney driver ang dumating kasama ang asawa nito sa mismong burol ni Andrea matapos umanong mabalitaan ang ginawang panghalay sa biktima. Git ng driver, na isakay niya si Andrea noong Miyerkules ng gabi. Matapos ang 30 minuto, nagpaalam ang dalawa. Nang makaalis at saka nagduda ang mga kaanak, napansin daw ang mga galos at kalmot sa katawan ng driver. Bandang alas 3 ng hapon, bumalik ang mag-asawa sa burol pero dinala ng pulisya. Mismong happy pa ang nagpahubad sa damit nito at nakita ang mga kalmot sa kanyang katawan. Pero gitang driver na nakilalang si Elmer Hoson, 45 taong gulang, nagkasugat siya dahil nag-away silang mag-asawa. Bago ito, 2 suspect ang nahuli kanyang tanghali. So, nasa ilalim din sila sa interrogasyon. Medyo may contradiction kasi dun sa mga statement ng ibang witness din natin na ano, lalo na yung kaibigan ni Andrea. Hiling ng pamilya na makamit ni Andrea ang hustisya at mahuli ang 4 na umano'y bumaboy sa pagkababae at kumitil sa buhay ni Andrea. Mel, yung sinasabi ng pulisya na nagkukontra daw na mensahe o pinaliwanag nitong Elmer Hoson sa pulisya ay yung sinasabi niya na nung pumunta itong si Elmer Hoson at kanyang asawang si Delta Dionisio ay sinabi nito na may sumitsit daw dun sa biktima kaya napalingon yung asawa niya. Pero nung nasa pulisya na, ang paliwanag ni Elmer Hoson ay nagandaan daw itong si Delta Dionisio sa biktima, no? Kaya siya napalingon. So yun yung contradiction na sinasabi. At isa pa yung sinasabing mga kalmot na ang sabi nung suspect ay bago lang daw ito, kanyang umaga lang daw nangyari ang pangangalmot. Pero ayon sa mga pulis, nung makita nila, ay posibleng may 3 araw na itong mga sugat o kalmot sa kanyang mga katawan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.